Inihayag ng South Korea na may na-detect silang mga bagay na hinihinalang mga lobo na may daladalang mga basura at pinaniniwalaan nilang ito ay muling galing sa North Korea. Posible umanong bahagi ito ng kasalukuyang Cold War-style psychological warfare na nangyayari sa pagitan ng dalawang bansa. Nagsimula ang tensyon sa pagitan ng dalawang bansa dahil sa umano sa mga aktivistang sibilyan ng South Korea na nagpapalipad ng mga propaganda leaflet na naglalaman ng mga impormasyon laban sa Pyongyang. Kilala ang North Korea sa pagiging sensitibo sa kritisismo mula sa labas ng bansa, lalo na kung tungkol sa pamumuno ni Kim Jong-un. Sa mga nakalipas na linggo, nagpalipad naman ng North Korea ng libu-libong lobo patungong South Korea upang magtapon ng basura tulad ng upos ng sigarilyo, papel at pira-pirasong tela. Sa pagitan ng aksyon ng dalawang bansa na tila mula sa Cold War ay lalong nagpapaigting ng tensyon. Pinalala rin ito ng ambisyon ng North Korea na bumuo ng sariling sandatang nuklear, habang patuloy naman ang paglawak ng pinagsamang pagsasanay ng militar ng South Korea at Estados Unidos. Noong Miyerkules, naglabas ng text alert ang Seoul Metropolitan Government ng South Korea upang ipaalam na may mga nakitang mga bagay na maaari mga lobo mula sa North Korea. Nagbigay sila ng babala sa mga mamamayan nito na manatili sa loob ng kani-kanilang tahanan at mag-ingat sa mga bagay na maaaring mahulog mula sa langit. Nagpahayag ang Joint Chief of Staff ng South Korea na base sa direksyon ng hangin ay maaaring mapunta ang mga nasabing lobo sa hilagang bahagi ng Gyeonggi Province na malapit sa Seoul. Hinihikayat nila ang mga mamamayan nito na agarang i-report sa mga kinauukulan, katulad ng pulisya o militar, kung may matagpo ang nahulog na lobo at kung maaari ay huwag nila itong hawakan para sa kanilang kaligtasan. Early Briones, humahataw sa balita ngayon.